Tinutugis na ng mga otoridad ang family driver na tumangay sa mamahaling sasakyan ng kanyang mga amo. Nabawi na ang sasakyang ibinenta umano pero iniimbestigahan pati ang buyer. Tunghayan ang aking eksklusibong pagtutok. Mula sa labas hanggang loob, sa mga upuan sa harapan hanggang sa likuran, elegante ang disenyo at hindi nakapagtatakang aabot sa halos 5 milyong piso ang halaga ng sasakyang ito. Ganito ang sasakyang nakunan ng CCTV kamakailan lang sa Pasay City sa investigasyon ng PNP Highway Patrol Group Task Force Limbas. Kasama ang isa pang kasabwat, tinangay umano ng isang family driver mula sa kanyang amo ang luxury vehicle na nakagarahe sa isang hotel casino. Ayon sa may-ari, may hawak na duplicate na susi ang suspect. Most of the time, ang nangyayari po pag mga ganitong magagandang sasakyan, binibenta ka agad yan at na-transfer. So na-trace po natin, nag-red flag yung sasakyan na ililipat na po sa ibang pagmamay-ari. So doon po natin na-intercept yung isang liaison ng buy and sell car na itra-transfer po supposedly yung sasakyan. Arestado ang lalaking ito na siyang itinuturong nagpoproseso ng mga dokumento sa LTO para mailipat na ang pangalan sa bagong may-ari. Agad daw na naibenta sa halagang 2 million pesos ang luxury vehicle. Pagkakuha ng sasakyan, readily available, meron pong bibili at saka meron pong magpra-process ng transfer of ownership. Kwan po yan, meron po tayo, masasabi po natin na miyembro sila ng organisasyon. Na-trace din ng HPG ang nakabili at voluntaryo nitong isinuko ang sasakyan. Pero kasama siya sa mga iniimbestigahan. Wala pa siyang komento pati ang inarestong nag-aayos ng LTO registration. Patuloy na tinutugis ang suspect na family driver. Pag ang isang sasakyan po ay napakamura sa kanyang modelo, huwag ka agad-agad po bibilihin. Una po makipag-coordinate sa LTO at saka sa HPG po, baka po yung bibili ninyo sasakyan ay alarmado na po. Samantala, dinakip ng Eastern Police District Intelligence Unit sa San Carlos City, Pangasinan, ang suspect sa serye ng nakawan ng mga motorsiklo. Itong insidente na ito ay binigyan pansin ng ating intelligence operative kasi last year sila yung mga involved sa mga carnapping incident. Higit isang taong nagtago ang suspect na hindi nagbigay ng komento. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.